Masalimot di nakasaysayan ang iniwan sa bayan ng Siokon dito sa Zamboanga del Norte. May 4, taong 2003, nang walang pag-alinlangang inatake ng pinagsanib na puwersa ng MILF, MNLF at Abu Sayyaf ang bayan ng Siokon. Nag-iwan ng malaking pinsala sa lugar ang pag-atake kung saan higit 100 sibilyan ang na-hostage. At makalipas ang halos 18 taon, napapanatili na ng mga militar ang kaayusan sa lugar. Dati kasi nung MILF talaga, eh dagdag talaga sa sakit sa ulo talaga ng AAP yun. Kasi pwede silang maglunsad na pasukin yung town to initiate yung attacks and harassment dito sa mga law enforcement at saka yung sa armed forces. Yung defense posture mo talaga, napakataas, napakataas. Isa lamang patunay ang patrol base na ito ng 42nd Infantry Battalion na nakabase mismo sa gilid ng dalampasigan upang mabantayan ang pamimirata sa lugar. Isa lamang noon ang ama ni Bibeth Campaner sa biktima ng mga pirata noong taong 2011 at hanggang ngayon, hustisya pa rin ang kanilang isinisigaw para sa napaslang na ama. That time po, while naisa yung papa ko, may lumapit po ka sa kanyang bangkang dimotor na may lulan pong 5 po katao. Sabi po ng kapatid ng papa ko, nag-uusap daw po sila, sir. Tapos, bigla na lang po, nakita niya na walang habas na pinagbabaril yung papa ko. Ito yung mga criminal groups na nandito sa area na nagkakandak din ng mga extortion activities sa mga mangingisda natin sa dagat, pati sir. Pati mangingisda? Yes, sir. Mangingisda at yung mga gahero, sir, na from Zamboanga or papunta dito sa area, sir. Ayon pa sa mga militar, malaki ang naging tulong ng pagkakatayo ng iba't ibang patrol base sa lugar upang matigil ang mga ganitong aktibidad. Malaking tulong din ito upang makapaghanap buhay ng matiwasay ang mamamayan sa lugar na pangingisda lang ang pinagkakakitaan. Knowing na yung threat, sir, dito sa area is mostly yung exit and entry point nila, sir, is to through Ceasar. More or less yung mga 50% ng mga detachment na sa hawak namin is nasa coastal. Nagpapasalamat na rin po kami sa mga sundalo na sila po yung na tumulong or na-minimize na po na hindi na po mangyayari yung mga ganong pangyayari po dito sa amin. Kasama ang tropa ng 42nd Infantry Battalion, walang mapagsidlan ng saya nang bisitahin ng grupo ng Magandang Gabi Pilipinas ang sitio Panubigan dito sa Barangay Balagunan, Siokon, Zamboanga del Norte. Isa ito sa mga coastal barangay ng bayan kung saan posibleng daanan at pasukan ng mga teroristang grupo. Dito rin ay nagkaroon ng kampo ang MNLF. Ayon sa mga nakakasakop sa barangay, hindi na tulad ng dati ang pamumuhay nila rito kung saan lagi silang nagtatago sa mga balang naglilipana sa kanilang mga bakuran. May gobyerno na. So may kasunduan ng gobyerno tulad ng MILF o kaya MNLF. So kami, ang pamumuhay namin ito ay wala na yun sa amin. Malayo na. Ang sa amin lang, magkapaghanap buhay kami. Kung sakali naging kwentro yung tropa ng gobyerno pati tropa ng mga MNLF, mahirap talaga yung mga civilian dito, sir. Kung saan sila papunta, saan sila patutungo. Malaki na rin ang nakitang pagbabago sa pakikitungo ng mga sundalo sa mga residente. Mas lumawak na ang tiwala ng mga tao sa mga sundalo dahil na rin sa serbisyong ipinapakita nila sa mga ito. Kitang-kita namin ang tuwa sa kanilang mga mata nang makita ang puwersa ng militar. Wala nang takot, wala nang kaba. Isa kasi ang Barangay Balagunan sa mga coastal area na hindi gaanong nabibisita ng mga militar noon. Ngunit sa kabila nito, may koordinasyon namang nangyayari sa pagitan ng mga MNLF, MILF, mga sundalo at gobyerno sa lugar. Simula yung BARM kasi nakatulong naman sila, sir.
yung mga tao, in-educate nila lahat. Tapos yung mga, lalo-lalo na yung mga sa coastal barangay, tapos binibigyan nila ng, kung minsan may mga ayuda sila binibigay yung mga MNLF. Sa ngayon po, nakikita natin na ang kakaibahan ng mga sundalo, may respeto at nirerespeto ang mga kultura, tradisyon ng mga Muslim, lalo-lalo na dito sa remote ng mga barangay. Maganda na ang pakikitungo ng mga sundalo, lalo na iparamdam nila na sila talaga ang mga napoprotect sa civilian. Ngayon dito, noon, bihira lang mga bahay. Ngayon, mahigit na dito lang sa sitio Panubigan, mahigit na 100 ang bahay dito. Noon, mabibilang-bilang mo lang kung ilan-ilan lang mga bahay dito. Pakitungo talaga ng maayos sa mga civilian. And ipakita yung sincerity at saka yung kagandahang loob para makuha yung suporta rin ng mga tao sa barangay. Kinorek na rin namin yung mali namin nung una kasi may pagkakamali rin yung armed forces eh. Malaki na ang trust ng ating tao. Sa ngayon, namumuhay man ng simple ang mga residente sa barangay Balagunan, ngunit hangad pa rin nila na tuluyan ng matapos ang hidwaan na matagal na nilang iniinda. Pinuporsige talaga namin bilang sundalo na magampanan namin yung trabaho namin dito. Katakot-takot na mga hamon ang hinarap ng mga taga-barangay Balagunan sa loob ng maraming taon. Para sa mga sibilyan, ang natutunang mga leksyon ay nakaukit na sa kanilang kasaysayan. Magandang gabi, Pilipinas!